at sinasabi ko, huwag magpapabudol sa number one overpriced printing channel, no. Doon lang kayo bumili sa mga legit talaga. Doon lang sa mga supplier na mga goods na goods yung presyo, kasi isipin nyo, saktuhan lang yung pera nyo, magpapabudol pa kayo. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napaka-durobo mo. Yo, what's up mga tropa? Alam ko matagal nyo na itong nire-request. Anong printer ba talaga ang suggested ko para sa mga student na sobrang daming piniprint dahil sa mga thesis nila at para makamura, no? Unang-una, konting mga tips muna tayo. Dati, sobrang ayaw kong bumili ng Epson printer kasi base sa mga naririnig-rinig ko sa mga sabi-sabi, napakabilis daw talagang masira ng Epson. Kaya nung medyo nagkaka-idea na ako, no? Napansin ko, okay naman talaga yung Epson na printer na chismis lang pala yung mabilis masira. So ngayon, unahin muna natin kung ano yung mga less suggested ko, yung mga tipong medyo red flag sa akin ng mga printer. Eto, I learned from the experience, no? I learned it from the hard way. So sana kung maniniwala kayo na sa inyo, kung ayaw nyo, di ba? Charge to experience nyo na lang din. Unang-una, no, kapag ka estudyante ka, syempre, mababa pa yung budget mo niyan. Kaya ang sasabihin ko ng mga budget dito, mga 5,000 to nagre-range ng 8,000, no? So unahin nga muna natin yung mga murang mga printer na less suggested ko or yung mga red flag sa akin. Unang-una, kung makikita nyo tong Canon na nagkakahalaga lang ng 1,599 at etong nakikita nyo sa kabila na same model sila pero magkaiba ng presyo, eto yung mga red flag sa akin na printer na although mura, eto yung tatandaan nyo, mas murang printer, mas mahal ang ink. Yun ang pinakatatandaan nyo, no? Kung titignan nyo, 1,599 lang siya at eto ay wala pa siyang ink na kasama. Yung mga ganitong printer, ang tinatawag sa kanyang ink, yung cartridge system or yung parang mga box, tapos nandun yung ink, na yung mga box na yon sa loob nun, merong mga bulak na nakapatak doon yung mga ink, tapos hanggang sa matuyo ng madrin yung bulak na yon, bibili ka na naman ng panibagong cartridge na tinatawag etong ganito. So, syempre, sobrang daming matatalinong tao, kaya ginawan nila ng way around para yung printer na to ay magamit ng mura. So, yung ginagawa nila, binubutasan nila yung cartridge na to, na which is eto ay parang portable or pag nasira, papalitan mo ulit. Kaya ang ginawa ng mga matatalinong tao, ginawan nila ng tangke. Eto, no, para pag naubos yung laman ng cartridge na to, hihigop na lang dito sa tangke. Pero, kahit na humihigop yan dito, nasisira at papalitan mo pa rin yung mga cartridge na ganito or ito yung tinatawag na mga printer head, diba, no? Alam ko sa mga student dyan, wala pang alam ng ganito, kaya sineshare ko na lang din. Although medyo mahaba tong video natin, ganito yung mangyayari. So, dini-DIY ng mga tao yung mga mumurahin na printer, binubutasan dito para makahigop ng ink, na kahit na ganyan yan, hindi yan lifetime, masisira pa rin tong printer head na to, na which is hindi ko recommended kasi kapag ka bumili ka ng ganitong printer head or yung cartridge na to, ay para ka na rin bumili ng bago, no, sa presyo ngayong mga taon na to, ngayong 2023. Dati talagang suggested tong mga ganito kasi sobrang mura talaga ng ganito at talagang magagamit mo. So, no, kapag ka hindi mo naman siya i-DIY or hindi mo siya lalagyan ng cartridge, ang presyo niya ay almost 3,000. At talagang red flag pa rin sa akin to dahil yung isang cartridge na yan ay talagang konti lang yung mapiprint mo. Aabot lang yan na siguro more or less mga 200. Swerte mo na kung maabot ka ng mga 300 kasi madaling madrain yan. Kasi itong mga manufacturer na to, yung mga Canon, HP, talagang gusto lang yan pumera pera. Kaya nga dati, no, yung mga sinaunang panahon pa ng nauso yung mga printer, yan yung talagang pumapaldo-paldo kasi talagang mahal yung mga ink nila at mabilis maubos. Kasi nga yung mga tao takot sa Epson. Ayan, no, etong mga ganitong ink printer, murang-mura, kasi tignan nyo, no, kung wala siyang cartridge, 1.6 siya. So, kung meron na siyang cartridge na eto, no, kung nagkakahalaga ng parang laruin natin sa 700 ang isa ng ganito, so 1.4. Para ka na rin bumili ng brand new na ganito kapag bibili ka ng cartridge. Diba, no? Dudamat na lang siguro. Kaya ayoko talaga ng ganito, although mura siya, pero talagang sobrang, eto, no, ang bilis masira
ng mga ano niyan, ng cartridge niyan siguro. Swerte niyo kung tumagal sa inyo yung cartridge or yung printer head na to. Ayan, yung ganito. May lamang ink yan pero ini-edit or dini-DIY na lalagyan ng cartridge. Ayun yung tinatawag na continuous ink. Na ito naman yung kanyang same brand, same model. Kapag pina-DIY niyo ng merong tangke, 3,000 na yung presyo niya. So kung maganda-ganda yung gusto niyong tangke, yung may takip, ayan, 3,600, 'di ba? No? At inuulit ko, kapag nasira na yung printer head niyan, papalitan mo ulit 'yon na nagkakahalaga nga ng almost 1.5 yung dalawang piraso na 'yon. Kaya red flag talaga tong mga ganito, although mura at gusto mong bumili ng printer, mag-ipon ka muna, isang tabi mo muna hanggang makarating tayo sa dulo ng video na 'to. At eto naman yung ginawang way around ng Canon para hindi mapeke yung kanilang mga ink, kasi nga nilalagyan ng tangke, dini-DIY, ginawan nila, inadapt nila yung dini-DIY ng tao. Ginanito na nila, sila na mismo yung gumawa ng butas. Ito na yung Canon G1010 na model. Ayan, oh. Pero inuulit ko nga, yung cartridge na to, may laman, meron yan dito sa loob. Meron siya ditong cartridge na nilalagay na kagaya nito at tumutusok dito. Ay kapag nasira yun or napansin nyo na sa printer nyo na medyo nagbablanko-blanko or may line-line yung guhit, sa mga student, alam ko hindi nyo pa ma-explain yun. Halimbawa ganito, no? Kapag nag-print ka, merong guhit dito na may kulay puti kung nakikita nyo yung mouse ko. Or parang yung image nyo or yung mga text nyo ay merong mga patlang-patlang na kulay na wala. Kapag na-experience nyo yung ganon, papalitan nyo na yung printer head nyo sa katagalan. Kahit hindi nyo ginagamit, nagkaganon. Pero kapag kinleaning-cleaning nyo yun, sa umpisa, maayos pa. Pero pagdating ng mga ilang buwan or something, swerte nyo kung tumagal sa inyo, papalitan nyo na talaga. Depende kasi talaga sa inyo yung ano eh, kung na-champahan kayo na mabilis masira na printer head eh. Or yung cartridge na tinatawag, yung kasi yung pinaka-term dun sa ganitong mga model cartridge. Kaya ayoko ng mga ganitong model, although madali nga lang talagang palitan yung mga cartridge nila or yung printer head na tinatawag sa Epson. Although madali, pero para sa akin, ayoko talaga ng mga ganito na mga printer. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo talagang itry or ganito yung bilihin nyo. Siguro, charge to experience na lang kayo kung naisip nyo na pagdating ng something na panahon na tama pala yung sinabi ko. Experience nyo na lang kung gusto nyo ganito bilihin, yung tigpa 5K or yung Canon na 2770 na mumurahin. So next tayo dito sa isa ko pang red flag. Ganito yung aking unang printer, HP. So hindi ko na maalala kung anong model yung akin, pero around mga 2010 ko ata nabili yon. Parang isang taon ko lang ata nagamit. At sa buong isang taon na yon, parang tatlong beses ako nakabili ng cartridge niya. Ito talaga mga cartridge system to. Ganito yung mga ink niya. Ito yung mga ganyan. Na which is itong mga ganitong ink, talagang bad trip na bad trip ako dyan. Although dati hindi ko pa alam, etong ano na to, ink na to, dalawang klase yan. Dalawang cartridge yung bibilin mo. Merong black at eto naman yung tricolor. Na etong tricolor na to, kapag yung isa ay wala na, halimbawa wala na yung kulay yellow, tunaw na or ubus na, na mababasa ng iyong printer na kailangan mo na magpalit ng cartridge. Doon ako nababadrip na lately ko lang nalaman na kaya pala ako bili ng bili, kasi mas nauunang nauubos yung isang kulay na kahit meron pang laman yung ibang kulay, pinapabili na ako netong HP na to. Talagang ewan ko, modus tong ano na to, nangyayari doon sa printer ko dati. Pero ganitong ganito yung itsura nun, hindi ko na kasi maalala yung pinaka exact model. Although ito may wifi, yung dati ko parang walang wifi pa yun eh. Hindi pa uso yung mga wifi nun. Ito no, napakamahal nito at sinasabi ko sa inyo, itong ganitong type ng printer or yung cartridge, bad trip talaga ako dyan kasi ang bilis mas, ano niya, mahigop yung mga ink niyan. Halimbawa, mag-print ka lang sa bond paper ng picture, yung full picture or full photo na colored, talagang kalahati agad yung, ano mo, ink mo. Talagang higop na higop, sinasabi ko sa iyo, higop na higop ng bond paper. At ang malupit dyan, parang isang linggo lang akong hindi nagpiprint, nagbablanko-blanko na ulit at kailangan ko mag-clean. Kapag ka nag-head clean ka ng printer or yung maintenance ng printer, nababawasan at nababawasan yung ink mo kahit anong mga printer. Kasi sa settings niyan, merong head clean niyan, magbubugas sila ng konting ink para yung mga nakabara dun
sa daluyan ng ink ay matulak. So ayun, next pa tayo, no? Ito, no, para katunayan na sinasabi ko sa inyo na yung ganung cartridge system na ganito, konti lang talaga yung napiprint niyan. Ito, no, yung black, parang 360. Pero dati, no, ang natatandaan ko, nagprint ako ng thesis ko dyan. Yung thesis namin parang mga 200 pages ata. Hindi ko na masyado ma-recall eh. Parang mga ganun, 150 page. Bagong-bago pa yung black ko, parang konti lang yung naiprint ko. Parang naging 1/4 na agad yung, ano ko eh, yung ink ko dun eh. Tapos ang bili ko doon sa cartridge na yun, parang nare-recall ko mga 650 or 800 doon naglalaro. Mahal talaga yon. Sobrang mahal ng mga ganyang cartridge, bad trip talaga. So mag-move na tayo, no? At least nalaman nyo na yung mga red flag. Tatandaan nyo, mas murang printer, mas mahal ang ink, mas mabilis maubos ang ink, lalo na yung mga cartridge system. At yung mga Canon-Canon na mga may tank, ayoko rin ng mga ganito kasi meron pa rin yung mga cartridge sa loob. So ayun, mag-move na tayo sa eto talaga yung mga recommended ko. All-time favorite, Epson 121. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadurobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman. Ugali naghahaman, hirap maunawaan. Gusto niya, kanya ang lahat ng kayamanan. Walang sasantuhin, basta lahat makamit. Ganyan ang pagkatao ng tunay na ganid. Ayaw na malamangan kung ano lang ang...